Hello guys, so ngayon ipapakita ko po sa inyo dito yung profit natin for 30 days dito po sa ating Binance account. I will give you yung simple trick at strategy na ginagamit ko na pwede nyo rin gamitin. So ito guys, hindi po yan pilitan na gamitin nyo. So if you just like yung gusto, yung ginawa ko na kung saan meron tayong result. So ito yung 30 days profit and losses natin, which is 108,518. Ito po ay hindi screenshot, papakita ko sa inyo. Ito po yung mga per day na profit and loss dito, yung daily profit, and nandito naman yung cumulative profit and loss, kaya 108,000. So makikita nyo dito, so 17,000, 34,000, negative 30. So may mga losses din. So negative 2,000, negative 8,000, positive. Pag yan, positive yan. Ayan, so makikita nyo, may dito 14,000, isang araw yan. So meron ding 22,000, 25,000, or 25,000, yun nga, 15,000, may 8 negative. So makikita nyo, may mga win at may mga losses din yan. So tayo, may mga win at may mga losses tayo kasi normal yan sa trading. Wala pong 100% na lahat ay win. Pero ang cumulative niya is 108,518. Hanggang kwan yan guys, so makikita nyo, ito, from July 19, yan. So makikita nyo, nandito yung mga result. Ngayon guys, kung gusto nyo sundan yung ginawa ko, eh panoorin nyo yung video sa dulo hanggang sa dulo at para malaman nyo kung ano yung ginawa ko and pwede nyo rin gawin. So dito sabi ko nga, ang disclaimer ko, okay, lahat ay may risk. May risk lahat yan. Kung napapanood nyo to, sa tingin nyo walang risk, meron pong risk lahat yan. Pero pwede nyo pong i-apply yung ginawa natin at pwede nyo rin gawin. Hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on nyo na rin po yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo po yung like, i-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa internet or online. So, huwag nating patagalin guys. Let's go! So, guys, ang ano bang laman yung video na to? So, una, lalong-lalo sa mga wala pang account sa Binance, ituturo ko sa inyo paano kayo mag-create ng account sa Binance. Sa mga wala pa, sa mga meron na, skip mo na yung number one. And then, number two, mag-fund po kayo ng account. Ibig sabihin, pwede nyo pong mag-deposit sa account nyo para kumita rin po kayo. Sa mga meron na pong account, so skip nyo na rin po yan. Or yung mga meron ng fund sa kanilang Binance, skip nyo na po yan. And then number three, meron tayong two simple strategy na ginamit ko doon. So dalawa po yung strategy na ginamit ko. Hindi isa, dalawa yung ginawa ko. Kaya ako kumita ng ganun. And of course, ituturo ko na rin sa inyo paano kayo mag-cash out, paano ilalabas yung pera doon sa kinita nyo kung kumita kayo. Okay? So number five, meron akong tips for making money. So ano ba yung tips ko para kumita kayo ng pera dito sa strategy na malalaman nyo. Kung gusto nyo panoorin, panoorin nyo hanggang sa dulo para malaman nyo yung gagawin nyo dito. So ito yung step 1 na gagawin natin para po ito sa mga wala pang account sa Binance. Kasi kailangan natin mag-create ng account sa Binance para meron tayong gagamitin na platform para kumita tayo katulad yung ipinakita ko kanina. Pero kung ikaw ay meron na account, skip mo na yung part na parte dito. So dito, pwede ko tayo mag-sign up with a phone or email. So pwede rin po yung meron ka na existing Google, pwede nyo gamitin. Or pwede nyo rin pong gamitin kung Apple po yung gamit nyo. Pero dahil ang gamit natin ay email, click lang natin itong sign up, phone or email. Ayan. So makikita natin dito, merong email, pwede yung phone number. So kung gusto nyo gamitin yung phone number, click nyo lang yan. At syempre, 63 na po yan. Then ilagay nyo po dito yung halimbawa, 0917-234-5678. Yan po yung number nyo. Then ilalagay nyo po yung password na gusto nyo. So hanggang 23 characters, merong uppercase, may lowercase, yan po yung gagamitin nyo. Then click nyo po yung I have read and agree the Binance. Okay na yon. Then click nyo lang po yung dalawa, then create account. So kung maglalagin po kayo, binance.com, eto yan, para makapaglogin po kayo. Okay, so kung gusto nyo naman ng email pala, ganun din, maglagay kayo ng email nyo dito, halimbawa. So kukunti yan, malilit yan. Halimbawa, ito yung email nyo. Ayan. So, click nyo lang po yan. Then, lagay kayo ng password. The same yung proseso ng cellphone number and yung mismong phone number. Ganun lang kadali. Meron na po kayo account dito sa Binance. So, dapat nakalagay dyan. Then, click nyo yung create account. Kapag okay na, okay, kumpletuhin nyo rin po yung kanilang verification. Okay? So, dito, punta tayo dito. So, ngayon guys, pag nag-login kayo, ito po yung makikita nyo or pwede rin po dito. Ayan.
Click nyo po yan and then dito. So, ang gagawin nyo muna is ayusin nyo muna yung security. So, dito sa security, lalagay kayo ng 2FA or 2-factor authentication or pwede rin po yung mag-identification. Dapat meron fully verified po kayo. Dito sa fully verified, kailangan lang po ay meron kayong na-scan na ID nyo. Yung ID na tinatanggap po dito ay yung hindi po tinatanggap yung school ID, yung government. Pwede po yan yung driver's license, passport, at tignan natin kung ano pa yung mga gusto ni pwede, kung pwede na po yung UMID. So, pero sa akin, ginamit ko kasi yung passport ko para mas mabilis. Ngayon, kung okay na yan, so ang next na gagawin na natin is magta-transfer tayo ng pera from your GCash or from your bank. Okay? So, ang maganda po dito, napakadali po ang mag-transfer ng pera dito. So, ito po yung account natin. So, dito, ang gagawin nyo lang po ay punta po kayo dito sa P2P or peer-to-peer trading. Click nyo yan. Pero dapat po para makapag P2P po kayo ay dapat po ay fully verified po kayo. Ibig sabihin na verify po yung account nyo. Kaya kung gagawa nyo lang yung account nyo ay hindi pa po yan kasi within 24 hours bago ma-approve po yung ID nyo. Okay, so kapag okay na yan, so halimbawa meron na kayong account sa Binance at wala pang fund, so click nyo lang tong P2P. Okay, so dito ay ikuan lang natin. Makikita natin dito na sa part na to. So dito gaano ba kasi yung peer-to-peer transaction. So ito ay dalawa lang kayo. Parang ang pinaka gitna nyo or ay ang Binance. Hindi, walang Binance direkta dito. Siya lang yung parang maghahawak ng mga cryptocurrency nyo. So ganito po yung mangyayari kung bibili po kayo ng peer, ng cryptocurrency dito po sa Binance. So dapat meron po kayong okay, meron kayong GCash or bank account po pwede yan. So, dito nakikita nyo, meron dito may orders 100 completion. Meaning, pag 100 completion, lahat ng transaction niya ay na-complete niya. So, hanap po kayo ng ganyan. Okay lang yan, ang 99%, 96%, 90%. Ito, may mga 100%. Dito kayo bibili. Pero, titignan nyo naman yung mga available sa kanya. May bank transfer, PNB, coins.ph, Rizal, Land Bank, eh, ganyan. Ngayon, kung GCash yung gagamitin nyo, click nyo yan, hanap po kayo GCash. Or Paymaya po, pwede yan. So, marami yung mga options. Oh. Okay, Maybank, ShopeePay, Cash Deposit to Bank, po pwede yan. So, pwede po ay GCash kung mabilis. Ayan. So, ginagamit natin minsan GCash. Pas mabilis yung transaction. Or yung bank po pwede rin. Ginagamit ko naman is yung Union Bank. Mabilis yan. So, dito pwede kayong bumili. Okay, so, ang price niya, okay, 55.96 yung mabibili yung isang USDT or Tether. So, dito naman yung mga options. May ito yung, kung gusto nyo na direkta ng Bitcoin, meron yan. Gusto nyo yung BUSD, meron yan. Ang BUSD yan po yung stable coin ng Binance. Pwede rin po yung BNB, pwede po yung Ethereum, pwede rin yung SLP. Okay, so ganyan. Oh. Ang 1.354 million naman yung dito kong USD. Pero I suggest, bili kayo ng USDT. Yan ay stable. Hindi yan, hindi siya tumataas, hindi bumababa. Okay? So, kung bibili na kayo, click nyo lang po yung buy USDT. Simple lang to. Para makita nyo po yung tutorial. Dito, ilalagay nyo yung magkano yung bibili nyo. Halimbawa, bibili po kayo ng 5,000. Ito yung marereceive nyo na USDT. Click nyo lang yung buy USDT. Isesend nyo doon, isesend nyo doon sa kanya. Kasi bibigyan niya yung GCash niya, then send niyo sa kanya. Safe naman, huwag kayong mag-alala, baka hindi niya ipadala. Kasi ito ay i-hold to ni Binance. Hanggat hindi niya inire-release yan, okay, hindi niya rin magagamit. Alimbawa, ito 89.34, hindi niya nirelease. Hindi niya rin magagamit kasi nabayaran mo na siya. So pwede niya rin i-contact sa customer service kung hindi kanya babayaran or hindi niya ibibigay yung USDT. Pero 100% naman, makikita mo naman, halimbawa ito, 98% completion, papadala yan, sure bull yan. So, pwede kayong 5,000, 10,000, ako guys, minsan, 50,000, ang sagad kasi sa GCash. Yan yung ginagamit. Pero hanggang ngayon, mula nung nag-start ako sa P2P, wala pa naman ako na experience na hindi nagbayad. Kaya, ngayon, kapag okay na, so dito na tayo. So, yung pera mo, syempre, mapupunta dito sa, saan mapupunta? Dito sa funding wallet kapag bumili kayo. Pag bumili kayo, nandito sa funding, itatransfer muna natin yung pera natin sa funding sa spot para makapag-start po tayong mag-trade. Okay, so nakikita nyo na yung
step by step na gagawin. So para maintindihan, ito ay para sa lalong-lalo sa mga medyo zero pa yung knowledge o kaya konti pa lang yung kaalaman. So halimbawa, nandito tayo sa funding, nandito yung ang gagawin mo ay USDT yun, di ba? Ta-transfer natin. So dito, nandito yung transfer. Click lang natin tong transfer from funding. Okay? So dadalhin natin siya sa fiat. So ganito yon. So palitan natin yan. From funding, lalagay natin sa fiat. So halimbawa, ito na yon. 89,135,000. Click mo lang yung confirm. So ang mangyari, mapupunta na siya sa, so wala na, masisiro na yung funding. At titignan naman natin dito sa, okay, so dito na natin titignan sa wallet at dito sa fiat and spot. Yan na po yung pera natin. Mapupunta na siya dyan. Okay? So, kapag nandyan na, pwede na tayo mag-start na mag-trade. Sabi ko kanina, dalawa yung strategy na ginagamit ko. Una, manual trade. Pag sinabing manual, ako yung nagtitrade. Ako yung bibili and ako yung magbebenta. Pangalawa, meron tayong tinatawag nilang API key na robot. Ibig sabihin, kinoconnect ko yung aking trading dito. Okay? Para sa isang API, bibigay ko yung API ko at iko-connect ko sa isang robot at siya naman yung magti-trade. Okay? So, doon, medyo mas mababa yung percentage na profit. So, dito, so, click lang natin itong spot. Dalawa yung strategy na ginamit ko dito, kaya ako kumita noon. Meron tayong, yun nga, meron tayong manual trade at merong AI trade o robot. Meron ng robot. So, papakita ko sa inyo para makita nyo yung manual trade. So, ganito yon. Sa manual trade, ako mismo yung magte-trade. Ayan, paano ba mag-trade dito pala sa Binance? Napakadali lang. So, ito po yung platform wherein ito po ay tinatawag nilang spot trade. Pwede kayong bumili ng mababa, pwede nyo ring ibenta ng mas mahal. Yun ang maganda dito. So, ito yung chart tinatawag dito. Ito yung chart ng ating si Binance. Ito yung pinaka-chart niya. Ang tawag dyan, itong mga to ay mga candles. So, depende sa time frame. Sa bawat candles, kung 4 hour yung time frame ay 4 hours bawat candle yan. Kung gusto nyo naman mas mababa yung hours niya, palitan nyo lang yung time frame. So, dito sa area na to, nandito yung mga orders or ito po yung mga prices. Okay? So, mga bid and yung mga bid, mga ganon. So, nandito yung time frame, nandito po yung indicator. Indicator, itong mga to, katulad yan. And then dito, yung time, pwede yung options. So, merong view. Ito yung tinatawag nilang original at ito naman yung trading view at yung depth. Ibig sabihin, mas marami yung mga feature. Kung gusto nyo expand, click nyo lang to. And the good thing guys, meron na rin video tutorial yung spot trading. Ito yon. Kung gusto nyo panoorin yan, meron yan. Meron ding spot guidance. Ibig sabihin, babasahin nyo lang yan. Okay, so ito ngayon, ang pair ang tawag dyan is BTC against USDT. Di ba? May USDT ka na, pwede kayo dito. Kung gusto nyo namang iba, ang gagawin nyo ay dito yun yung isa-search. Click nyo lang itong search. Then, ibang pair naman yung gagamitin nyo. Ayan. So, dito naman sa baba, nandito yung kung saan tayo magti-trade. So, tayo guys, meron tayong available na 8,934 na USDT. So, kung bibili kayo ng, alimbawa, ang Bitcoin nga is 23 point, na, ito yung existing na price, market price yan. Okay? So, pwede kayong bumili. Siyempre, mas mura. Alimbawa, bibili po kayo ng yan, 948. So, bibili kayo ng 948 yung price. So, dito, pwede nyo pong gusto nyo lahat, ibili lahat. Yan. So, halimbawa, bibili ko lahat. Halimbawa lang, ay papakita ko lang. Dito, makakabili ako ng 0.37307 na Bitcoin. Yan ay mabibili ko. Para magawa yon, click mo yung buy. Okay, so halimbawa, gusto mo naman ng mas mababa pa, pwede ba yon? Yes, halimbawa, gusto mo 920 lang. Para pag bumaba ng 920, makakabili ka. Siyempre, mas marami. Para kita ko sa inyo yung mangyayari para mas maintindihan nyo. So, ang gagawin lang natin, ilagay natin dyan lahat. Then, click lang natin to. So, buy BTC. Okay, so, ang presyo na gusto ko is 23,920 na USDT or ng price ng crypto. Dito sa baba, makikita natin meron tayong order. Open order, ibig sabihin, hindi pa niya na-fulfill yung kanyang binili. Ibig sabihin, maghihintay siya. So, ang price ko is 23,920. Pag bumaba siya dyan at na yung market price mapunta dito, makakabili ako ng 0.37 na Bitcoin. So, okay. So, ngayon, kung ayaw ko naman, halimbawa, hindi niya na-reach, pwede mo i-cancel. Click mo lang yung cancel. Cancel natin para makita nyo. Bumabalik na dito. Sa sell, the same. Okay, sa sell, ito. Limit, ibig sabihin, ako yung maglalagay ng presyo. Pag market,
kung ano yung market price. Yan. So, wala nang ilalagay dyan. Ilalagay mo na lang kung ilan yung amount yung bibilhin mo. Okay? The same with selling. So, dito sa sell, ganun din. So, spot pa rin. Dito lang sa sell, dito mo lang ilalagay. At okay, then, ilalagay mo lang kung ilan yung amount ng BTC mo or depende sa pair. Then, click mo lang tong BTC. Okay? So, yun lang yung gagawin mo kapag nag-manual trade ka. Okay? Sa robot naman, siya na yung magte-trade para sa'yo. Ang gagawin mo na lang is i-set up yun. Set up mo lang yun and then pwede na kayong kumita. Siya na yung magte-trade sa mga trading dito. Okay? So, dito sa robot AI ko ay mag-i-start, pwede nyo i-rent. So, kung kayo magmamanual, wala na kayong babayaran. Kasi kayo mismo yung magti-trade. Doon sa meron tayong robot, pwede nyo i-rent yung robot. Okay, hindi na ikaw yung magbabasa nito. Siya na yung magti-trade para sa'yo. Okay, so meron tayong, kung gusto yung details yan, ilalagay ko yung video dyan sa baba at pwede nyo panoorin kung gusto nyo yung robot AI. So, ang ginawa ko, combination. Okay, combination ng manual trade at yung trade ko mismo. Manual trade at saka yung robot AI na trade. Kaya yun yung profit natin per day consistent. Pero bakit may mga losses ka, Mark? Yun nga, meron pa rin normal na losses pero majority naman mas malaki yung ating profit. Ganun lang naman kadali. So ngayon ay may mga tutorial tayo about dun sa robot. Kung gusto nyo, meron akong video, ilalagay ko dyan sa description. Hanapin nyo na lang yung mga video ko dyan about dun sa robot para ma-guide kayo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, walang problema. Mag-manual trade po kayo. Okay, so dito naman sa tips ko dito sa manual trading ay dapat aralin nyo muna. And guys, okay, marami kasi yung sumasali or nakakapanood nito, wala pong gaano mang kagaling na trader yan, merong losses. Wala pong 100% win lagi. At wala ring perfect na indicator para sa isang tao. Wala. It depends sa kanya. So, ang tip ko guys, kung baguhan kayo, mag-focus lang kayo sa 1 to 3 na cryptocurrency na pair. Huwag kayong masyadong muna lahat ng cryptocurrency ay pupuntahan mo kung bago ka. Pero kung medyo mas advanced ka na, pwede mo nang gawin kung ano yung gusto mo. And if you want to learn more about cryptocurrency trading, meron po tayong mga tutorial at sobrang daming tutorial din po sa YouTube. Hindi lang yung aking video, marami pong iba. Pwede nyo panoorin yun. I-combine nyo yung galing nyo, yung galing ng mga magagaling na yun at pinanood mo at i-combine mo sa'yo, mas magaling ka na. Okay? So, yun yung ating tip para sa inyo. Para kumita rin po kayo. So, tayo, hindi na yun ay, sabi ko nga, ito ay hindi screenshots. So, result na yan ng ating pag-trade. So, ngayon, okay na, kumita na tayo. So, ngayon, baka tatanungin mo, madali bang mag-trade? Ang sagot ko ay, hindi madali at hindi rin mahirap. Kailangan mo lang talagang aralin. Kailangan mo aralin kung paano gumagana yung trading. Hindi ko sinasuggest na mag-trade na kayo at iutang nyo pa yung pera nyo para lang dito. Hindi. So, mag-start kayo ng maliit, start small, and then pwede po kayong kumita. Okay? Ng malaki. So, walang guarantee na success. Okay? Ang makakapag-guarantee lang ng success ay ikaw din. Walang iba. Halimbawa, napanood mo ako, guarantee na ba yun? May napanood kang magaling, guarantee na ba yun magiging successful? Kaya hindi. Okay? Nasa sayo pa rin. Okay? Una, walang pilitan. Now, pag kumita ka na, ganito rin yun. Ang mangyayari, pwede kayong mag-withdraw. Ang hindi dito, dito rin sa P2P. Okay, ito yung ginagawa ko. Para makapag-withdraw ako, dito na ako nag-withdraw din. So, dinadala ko siya sa aking GCash din. The same, papalitan mo lang dito sa sell. Dito ka lang mapupunta sa sell. Huwag na sa buy kasi ibebenta mo na yung cryptocurrency mo. Kasi baka ang tanong ng iba, meron ba laging buyer yan? Baka naman nauubos. Wala. Okay, ibig sabihin marami laging buyer. Few seconds lang, punong-puno na yan. Lagi guys. So, let's say nag-profit ka na. So, ang gagawin lang natin muna dito is, siyempre, from the same, dito pala, sa wallet, from fiat, i-transfer muna natin sa funding wallet para mapunta dito siya sa P2P. Pag nandito na sa funding wallet, ito na yon, sell na natin. Okay, so, halimbawa, meron kang ibebenta na dyan. So, hanap ka rin na matataas yung completion. Hanap ka dyan. Okay, so, halimbawa, okay na to. 55.77. So, ito, bebenta mo siya. Sell. Then, check nyo kung ano yung payment platform. So, kung meron na dyan, ang gagawin mo lang is all mo, then the same. Sell USDT. Ang tanong naman dyan, baka naman hindi niya ibigay sa akin. Don't worry guys, una, marereceive mo yung pera mo sa GCash bago mo
ibigay sa kanya. Okay? So bago mo i-release pala yung cryptocurrency mo, na-receive mo na yung pera. Kaya safe na safe po dito po sa Binance. Yan ang nagustuhan ko sa Binance. Napakarami po yung buyer at napakarami po yung seller dito. And napakadaling gawin. Alam nyo guys, ang Binance, mula nung nag-start, okay, meron siyang 2018 yata nagkaroon ng problema, pero lahat naman ng holders ay naibigay lahat yung pera sa kanila. So wala pong kahit isa na problema dito po sa Binance. And the good thing guys, Binance is the biggest exchanger when it comes to cryptocurrency. Kaya ako nagtitiwala dito sa Binance. So ito lang yung aking maishishare in this video. And sana nagustuhan nyo at sana na meron kayo natutunan. Sa manual trading, marami pang ibang tutorial dyan para kayo ay kumita rin. Ang ginawa ko lang is ipinakita ko kung paano nyo gamitin yung platform. And it's up to you guys para mag-discarte kung ano yung mga strategy. Aaralin nyo yon. Hindi perfect na panood nyo yung isang magaling. Ganun na rin bagay yung kagaling. Hindi. Pag-aaralan nyo pa rin. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.